Adam, I praise God for this beautiful moment to stand in front of you and to the people we love, and especially to our dear Lord. Going back to where it all started, we've known each other since grade school. Ikaw yung tipong taong na may pagka misteryoso at tahimik lang. Naging magka-classmates tayo. At doon din ako kasi na pag-usap mo sa akin. At kinukulit ako. At alam kong crush mo na ako noon. Siya talaga ang una. Simula noon, hindi na nawala ang pangalang Paolo sa puso at isipan ko. And now we've been together for 16 years, my love. I thank God for blessing me with the most patient and understanding man. How diligently you handle my mood swings. At sabi nga niya, may toyo daw ako. How you can make me smile easily with your jokes and charms. Gaya ng maraming kwento, we all know that we don't have a perfect relationship. We've gone through fights, and ang dami na natin pinagdaanan. Mga hindi ba pagkakaintindihan. At gaya ng ibang bighati, mas mababawasan ang sakit kung bibitaw tayo. Pero sa dinami-daming paghihirap natin, God reminded us what true love is. We chose to fight for our relationship, and we chose to stay despite the challenges. Through all the uncertainties and trials of the present and future, I choose to be faithful to you and to love you unconditionally. We surrendered our relationship to the Lord and entrusted everything to Him. How amazing God is and how He orchestrated our relationship throughout the years. Aking mahal, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na pipiliin ko laging makinig sa'yo to submit you, kahit pa mas malakas ang ingay ng mundo. Pagsisilbihan kita, ipagluluto ng maraming chicken wings. Kahit everyday pa yan. Nasasabik na akong makasama ka sa saya at lungkot, sa tag-init at tag-ulan, at sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ngayon, ikaw na ang aking tahanan at ang aking pahinga. Pinipili kita at pipiliin kita sa araw-araw, sa bawat sandali at sa habang buhay. I love you. Thank you so much, Pao and Maria. Napanggit ang mga pangako. Pero sabi natin kanina, Pao and Maria, pangahawakan ng Diyos ang ating mga pangako at panatay. And you are not really bowing to one another.